ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko niya't inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po mga kapatid. Kasama natin si Father Vic. Wine-welcome po natin siya. Salamat po Father Vic sa pagsama sa banal na misa. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakan dulot ninyo sa amin? Mataintim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli namin makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama
hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisapmata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay naming maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahalan ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggero. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga
mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Stay awake ang hamon sa atin. Ang babala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magbantay dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kalimitan pag ang mga alagad ang kausap niya, plain speech ang ginagamit niya, diretsohan, walang paligoy-ligoy. Pero sa pagnanais niyang ipaunawa ito sa kanila, pati sa kanila ay gumamit na rin siya ng talinghaga. Ang talinghaga ng tapat at matalinong tagapagsilbi. Maging si Apostol Pablo ay ganito ang hangad para sa mga taga-Tesalonica. Ang pagiging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos Ama hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. Paano po ba manatiling gising at mapagbantay sa gitna ng ating pagod at kaabalahan? Siguradong ngayong mga oras na ito, alas 6 ng gabi, ay katatapos lamang nating makibaka sa napakatagal nang aalipin sa atin ang pagmamadali. Takbo tayo ng takbo nang wala namang hinahabol. Nakikipagbuno at nakikipagbalyahan para matugunan ang hinihingi ng bawat segundo. Ang mabagal ay maiiwan o mababangga sa likod ng mabibilis. Pinupwersa natin ang ating sarili. Hinihigit ang ating kaya. Pero alam niyo mga kapatid, kung lagi tayong higit, na parang goma ng isang pana, yung palaging nakatutok na ganyan, dadating at darating din ang punto na malalagot ang goma o mabibitiwan natin ang pana. Kakawala ang palaso. Sa isang kisap mata, tatakasan ng katinuan, mauunahan ng stress, malulusutan ng tension. At pagkatapos, mahihimasmasan, pero ginagawa na pala ikaw na katatawanan, pinupulutan sa mga inuman, pinagpipiestahan sa social media, guguho lahat ng pinanday na integridad sa isa lamang kisap mata. Ang mga pagbasa natin ngayon, minamahal kong mga kapatid, ay nag-aanyayang maghinay-hinay, magdahan-dahan, maupo sandali, huminga ng malalim, at tingnang mabuti kung ang buhay bang hinahabol natin ay ang buhay na lubos na kaaya-aya at kasiyasiya na ipinangako ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. O baka isa lamang itong buhay na aktibo, pero mababaw, abala, pero hungkag. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, hungkag is empty. Narinig ko yung, sa ano yung hungkag? Empty. Oo, walang laman.
Tanggapin nawa natin ang karunungang hatid ng Espiritong Banal na tutulong sa ating kumilatis sa pagitan ng kung alin ang mahalaga at kung ano ang minamadali. Lagi naman pong magiging abala ang buhay. Hindi po pagbabakante ng schedule at pagkakansela ng mga appointments ang susi, kundi ang pamumuhay ng matalino. Ito po ang magpapabago kung paano natin pinupuhunan ang mahalaga nating oras sa isang araw o isang gabi. Minamahal kong mga kapatid, ang pamumuhay ng may wisdom o ng matalino ay yung pagsasali sa Diyos. Isasali natin siya sa ating buhay. Isasali natin siya sa pagpa-fine-tune natin ng ating focus at pagtingin sa buhay mula sa kanyang perspektiba. Pinalalawak ito para makita ang big picture. Yun, ano? Kuminsan kailangan nating mag-retreat o umagwat muna sandali. Kasi kung halimbawa, naandito ka sa loob ng simbahan ng Quiapo, hindi mo makikita ang kabuuan ng simbahan. Kung minsan kinakailangan mong pumunta muna doon sa Plaza Miranda para makita mo ang kabuuan, ang kagandahan nito. Makita mo ang big picture. Higit sa lahat, ang pamumuhay ng matalino o ng may wisdom ay nagtuturo sa ating disiplinahin ang ating sarili. Naitap paminsan-minsan ang pause button para suriin kung dala ba ito ng compulsion o ng gospel values in light of eternity. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo po, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Sa bawat paglapit, ang atin pong itutugon, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi makuntento na lamang sa kanyang mga nagawa na bagkos, higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik-loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad, naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal nang hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus,
hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip ang katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyong Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tangkapin iyong basbasan ng sa aming maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw, lalo-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. At sa iyong kaliwanagan, kawan mo sila at pagitapati mo silang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kay ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri si kararangal mo sa pamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh Diyos, na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsan ay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong sina, lugar ng di gaya. Si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol ng dose. Poong Senyor purihin, aring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno! Mga paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.